Official news, magsisimula na ang naturalization process ng San Miguel Beerman import na si Benny Boatwright. Inanunsyo kagabi ng spin.ph na umagree na ang 6-10 forward ng SMB na inaturalize ng Gilas Pilipinas bilang parte ng pools of naturalized players ng ating national team para sa paghahanda sa mga future tournaments. Si Benny ang ika-apat na active naturalized player ng Gilas behind Jordan Clarkson, expected sa big tournaments lang maglalaro. Justin Brownlee na naglalaro palagi sa mga Asian tournament at ang isa pa nating reserved import na si Angelo Cuame. Sa pagsisimula ng naturalization process ni Boatwright ay magmamarka yan ng isa na namang player na maaari nating asahan para sa ating national team. Isang 6'10 double-double machine na nag-average ng 30.3 points, 12 rebounds and 3.5 assists per game sa 13 laro niya sa PBA. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? If ever na matutuloy ang naturalization process ni Benny para sa Gilas, Pilipinas. Tara at pag-usapan natin yan, Goat Fam! Goat Fam! Please like and subscribe na sa Goat's Descendants para sa ating regular uploads. Malapit na nga tayong mag 50,000 subscribers, kaya't samahan nyo ako sa aking journey in getting that milestone. For starters, ang ating main import na si Jordan Clarkson ay tiyak na sa World Cups or Olympics and OQT lang natin maaasahang maglaro. Ang primary reason dyan ay conflict sa schedule dahil active NBA player talaga itong si JC. That led us para kunin si Justin Brownlee as our naturalized player sa mga Asian tournaments. Successful naman yan so far dahil nakapag-uwi na tayo ng 2 gold medals mula SEA Games at Asian Games at talagang one call away lang si JB sa mga World Cup qualifying games. On the other hand naman, si Cuame ay nakukuha rin kapag pwedeng mag-flag ng multiple import sa isang tournament. Ngunit hindi nga natin siya madalas makita dahil nandyan si JC at JB na priority natin, lalo na sa mga FIBA matches. And that will lead us sa isang Benny Boatwright. As we all know, Brownlee is already 35 years old, turning 36. Meron na nga lamang solid 2 to 3 years si Kuya JB bago tuluyang mag-catch up sa kanya ang father time. That will slow his game down, kaya naman mahalagang bagay na meron pa tayong isang import na 27 years old pa lang in Boatwright. Nasa basketball prime pa siya at maaari pa tayong maservisan ng almost 7 to 10 years. Hindi rin naman birong player itong si Boatwright dahil naglaro rin siya sa USNCAA para sa USC Trojans. In his senior season ay nag-average siya dyan ng 18.2 points, 6.6 rebounds and 2.5 assists per game. He went undrafted noong 2019 NBA draft, subalit naglaro naman siya sa NBA G League ng 4 na taon para sa Memphis Hustle at Fort Wayne Mad Ants bago siya magpatalon-talon overseas hanggang mapunta sa PBA as a replacement import. Isang replacement import na tumulong sa SMB manalo ng kampyonato, defeating Magnolia in 6 grueling games sa finals. Let's make it clear, Goat Fam! Si Justin Brownlee pa rin ang ating resident import. Nandyan lang talaga si Boatwright sa ating national pool para maging reserve tuwing merong training camps. Isang extra body na makakatulong sa ating mga players sa practice dahil na rin sa experience nito internationally. Once magpasa na si Benny ng required papers, ay tiyak magsisimula na agad ang process para maging Filipino na ang player na ito. Sa ngayon nga ay naglalaro si Benny para sa Sean Shilungs ng CBA. Pero kayo ba, Goat Fam? Tingin nyo ba ay perfect fit ang do-it-all forward na ito sa Gilas? I-commento nyo lang ang inyong opinion sa baba at babasahin nating lahat yan.